sa inyo na iPhone driving mga kapatid, no? Pero gusto ko lang munang kasi kanina nakapasok ako late na, so hindi ko talaga narinig kabuuan, no? Hindi mo narinig yung ano, bro, yung roles natin, bro. Ang roles natin ganito. Kapag host ng punto por punto ang nagtanong, ang question hindi lalagpas sa 10 minutes. Okay. Pagkatapos, magre-rebat ka ng 10 minutes at tatanungin ka ni Brother Alexander ng 10 minutes. Okay. Tapos, magre-rebat naman si Alexander ng 10 minutes and then ang sunod na matatanong sa kanya, yung next naman na magtatanong para 10-10-10 tayo. Okay? Sure. Sige, go ahead. Kaya magtatanong lang ako. Pero unang tanong ko kasi hindi ako nakapasok kanina ng maaga. Bro Alexander, ano ba talaga yung itinindig mo, bro? Tanong ko lang muna. Ano yung pinatutunayan mo ngayon gabi? Ang pinapatunayan ko, ang candidate sa Antichrist ay nasa Roman Catholic, yung RCC na tinatawag. Kaya ako sinabi yan kasi kung titingnan mo, ang Catholic Church ay Universal Church. Ang tawag dito ay Mother Church. Hindi ito tinatawag na Christian Church. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong nasa Revelation, na yung Revelation, pwede bang mag-request, pakilagay naman natin yung Revelation 17:4-6? Okay, okay, basahin muna natin, time post, Revelation, chapter, ano yung brother, ano? 17:4-6. Ito sabi dito. Ang damit ng babae ay kulay ubi at pula. Ang kanyang mga alahas ay ginto. Mahahalagang bato at perlas. Hawak niya ang isang gintong kopa na puno ng kanyang kasumpang-sumpang mga gawa at kahiyahiyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang isang pangalang may lihim na kahulugan. Ang tanyag na Babylonia, ang ina ng mga nangangalo niya at ng lahat ng kahalayan sa lupa. At nakita ko ang babae na lasing sa dugo ng mga hinirang ng Diyos at sa dugo ng mga martir na pinatay dahil kay Jesus. Nang gilalas ako nang makita ko siya. Yan, okay? So yan, kaya ako binabasa yan. Binabasa ko yung English dito, hindi ko lang makita. So iyan yung sinasabi ko na pertaining sa RCC, yung kulay ng damit, yung mga ginagawa sa loob. So makikita nyo, maghanap pa kayo ng any, yung woman kasi na to is parang ano tawag dito, figurative, di ba? Hindi, it's not the real woman. Kung titingnan nyo, is something that pertaining to an organization. So, makikita nyo dyan ay scarlet, tapos madugo, maraming connection yan, tapos nandyan pa yung, iyan yung inaalaya ng mga do or something, maraming verse dito. So, yun ang tinitindihan ko na RCC is the best candidate. Para hindi masyadong matagal yung sagot ko, RCC is the best candidate and you can ask me a different question or pertaining to. Okay. Revelation 2:13. Okay, so tanong ko, brother na, kapatid na, pangalan mo? Sorry. Alex. Okay. Di mo ba alam na implicitly, meron ding sinasabi sa Revelation na babae? At pertaining naman yun sa church? Alam mo yan o hindi? Basahin mo kasi hindi naman ako ganun ka-smart sa Bible pero pag nadaanan ko... Okay, wag na, hindi ko na lang babasahin. Magtatanong na lang ako ng iba para hindi masayang yung oras kasi ano, wala rin eh. Hindi mo pa pala alam yun. No? So next question ko na lang, paano mo nasabi na yung Papa ay kandidato sa pagiging anti-Kristo? Kasi ang sinasabi sa Bible is lahat ng ginagawa ng Papa is against from the Bible. Lahat ng ginagawa niya, pinagbabawal niya mag-asawa, where sa Bible pwedeng mag-asawa. Tinatawag siya na father. Hindi naman natin pwedeng sabi. When we say father, hindi naman to pertaining sa biological father. Sinasabi, ang tawag sa kanya father, di ba? Tapos ang tunay na Peter sa Bible, ayaw niya magpasamba at gaya kay Cornelius, sinabi niya, tao lang ako. Tumayo ka, di ba? I am also a man, pero pagdating sa Papa, gusto niyang sinasamba siya, di ba? So iyon yung mga bagay na against sa Bible na opposite from what he's doing.
So makikita natin doon ang pagkakaiba ni Peter sa Bible at saka ang Pope na ikinoconsider nyo na replica ni Peter daw. Okay? So iyon yung mga basis ko. Okay. So ang sabi mo, isa sa mga rason dahil ang Papa, against ang Papa sa pag-aasawa, tama? Yun ang isa sa mga rason mo. Tama. Okay. Alam mo ba na sabi ni San Pablo ay gayahin siya katulad niya na walang asawa? Alam mo ito o hindi? Alam ko. Alam ko yan. Pero kaya sinabi niya yan, gayahin niyo ko na walang asawa na tulad ko kung magsisilbi kayo. However, if you will marry, pag mag-aasawa ka, kailangan isama mo ang asawa mo sa pagsisilbi. So, pag inano natin yung context ng Bible, when we pick one, and then don't understand the context, magkakagulo-gulo tayo. Magkakagulo-gulo tayo. Kasi sinabi rin sa Bible dito, a bishop should be blameless and at kailangan may asawang isa. Isa lang daw ang asawa. So kailangan nating basahin ang context ng mga sinasabi natin para natin malaman na meron palang contradicting verse dito. Now we have to reconcile. Okay? So Bro Alex, sa ngayon ka na, meron talagang hindi mag-aasawa para sa kaharian ng langit? Meron talaga. Merong mga dedicated na magsisilbi lang, kagaya ni Apostle Paul. Pero si Apostle Peter ay may asawa siya. Okay? May asawa siya. Hindi mo pwedeng ipagbawal. Sinasabi nga rin ni Apostle Paul na pag ang babae ay dumating, I think ang term na ginamit niya, pag dumating sa pamumulaklak o kung something na dumating na yung desire niya, she okay, has so to hindi, marry. Hindi pala ba, hindi someone pala has to marry. So hindi pala batayan na hindi pala batayan na pagiging antikristo sa pagiging walang asawa kasi meron palang mga magmamana sa kaharian ng langit na walang asawa, tama? Meron, tama. Pero hindi mo pwedeng ipagbawal sa tao na ang maglilingkod ay bawal mag-asawa. So nagko-contradict yan, ha? Pero pag nag-stick ka lang dun sa sinabi mo, ah, meron pala. Meron, pero hindi bawal. Okay? Okay, ang problema dito yung bawal. Okay, next question. According to the Bible, ano ang katangian ng isang antikristo talaga? Na masasabi mong ito ay isang antikristo? Ang katangian ng antikristo ay isang tao na alam si Kristo. Of course, kaya ka nga nagiging antikristo because you know somebody. For example, galit ako sa mga gang na mga... Excuse me, kapatid Alex, ha? Adedetahin ko na lang yung tanong kasi lumalayo ang sagot eh. Di ba ang sinabi sa Bible, ang antikristo ay against sa Diyos? Tama o mali? Tama, yun naman ang sagot ko eh. Sabi ko, ang antikristo... Yung talagang hindi niya kilalanin ang Diyos na tunay na Diyos talaga. Di ba yun ang antikristo? Yes. Okay. Tanong, kailan mo narinig ang Santo Papa namin na nangaral against God? Kailan ko narinig na nangaral siya? O, pakitaan mo kami ng dokumento, bro. Hindi. Wag mo kong hanapan ng ganoon. Binibigyan kita ng mga verses eh. Binibigyan kita ng mga verses ngayon. Isa nga doon na sinabi ko sa iyo, pinagbabawal wait lang. Yan. Wait lang. Time pause muna. Brother Alexander, mm-hmm. Ang binanggit mo kasi about Pope. Mm-hmm. At hinahanapan ka ng ebidensya ni Brother John Ray, so kailangan mong bigay ng dokumento. Kapag sinabi mo na verses ang binibigay mo, aminin mo muna na nasa Bible nga ang Pope para maging valid yung sinasabi mo na verses ang binibigay mo. Okay. Okay, yung Pope na sinasabi mo ay ginawa upon this rock I will build my church. Ginawa niyong Pope, right? Ginawa niyo siyang Pope. Pero yung mga regulation niya is against the Bible. Wait lang bro Alexander, ang tanong kasi ni Brother John Ray, nasaan ang dokumento mo na nagtuturo si Pope Francis? Wait lang bro, naka time post to bro. Nagtuturo si Pope. Sumangayon siya na ang Antikristo talaga ay nagpapahayag against God. Kaya hinahanapan ko siya ng dokumento na isa sa Santo Papa natin nagpapahayag against God. Oh, yun. So, para maging mabigat naman yung bro, yung sinabi mo kanina na Antichrist nga ang Pope.
So you need to show us your evidence na nagpahayag ang isa sa mga papa namin against God. Okay. Mm-hmm. Okay. Okay. Yung pag yung linggo-linggo na ipinapahayag na regulasyon ng RCC na ipinapahayag ng mga pare o inilagay ng Pope na kailangan kainin ang flesh and inumin ang blood ni Jesus Christ na sinasabi ninyo is really yung tinapay na yun ay tunay na katawan at saka yung Holy Eucharist ninyo na hindi ko nakikita yan sa Bible na Holy Eucharist na kailangan tunay na dugo niya. Ginawa, sinabi niya minsan yun pero kailangan ng alam ko lang remembrance, remembering what he did. Pero sa inyo, almost every week or almost Holy Eucharist, Jesus Christ is suffering. Para sa akin, isang maling aral yun ng Pope. So wala kang mga makikita, wala kang naibigay sa amin kapatid na nagpahayag ang Pope against God. Wala kang dokumento niya na nagpahayag siya against God. Wala akong dokumento okay, na nagpahayag siya, pero ipaliwanag ko ha, ipaliwanag ko. Ang sinabi ko sa inyo, ang Antichrist is a deceiver. Yung ginagawa niyong pagmimisa tungkol sa blood niya is anti-God. So hindi na kailangan i-dokumento 'yan. Tingnan nyo na lang ang ginagawa ng Pope, dokumento na yun. Ba't sasabihin ba ng Antichrist, ng galit sa God? Sasabihin ba niya na, ako ang Antichrist? Ako ang paano ko makakakuha ng, paano siya magkakaroon ng miyembro na maloloko o madideceive kung ang ilalagay niya, hindi ako ang Kristo, ako ang Antichrist. Deceiver nga siya eh. He is the great deceiver. Hindi mo ba nabasa, Bro Alex, na sa Biblia talaga ang Antikristo ay papatayin ang lahat ng maniniwala sa Diyos? Hindi mo alam 'yan? Alam ko 'yan, but hindi niya kailangan mandaya sa tao na siya ay sabihin natin pro God pero anti-God pala. Kundi siya talaga ay papipiliin ka kung sa Diyos ka o hindi, papatayin ka pag pumili ka sa Diyos. Hindi mo alam 'yan? Alam ko 'yan. Mandaya. Hindi ko alam. Yung tanong, sabi mo sa akin kung pwede na akong sumagot kasi ang dami mong tanong. Sige, sagot. Okay. Yung sinasabi mo na hindi mo ba alam 'yan? Alam ko 'yan. Pero ngayon, pag ibinalik ko yung tanong sa iyo, hindi mo ba alam kung anong ginawa ng serpent kay Eve and Adam, 'di ba? Anong sinabi niya? You will not surely die. In fact, you will be like gods. 'Di ba? Kasi nung sinungalingan ang sinabi niya, na-deceive siya, and then here comes the fall of men. So ngayon, ganun din ang nangyayari. Ito ang tamang relihiyon, dito tayo, 'di ba? Samantalang sinasabi, God is spirit, 'di ba? So ngayon, ang tanong ko sa iyo, paano na-deceive si Adam and Eve? Time na. Okay, time na.